He evil entreated the barren that beareth not, and doeth not good to the widow. Bloweth also the mighty with his power, he riseth up, and no man is sure of life. Though it be given him to be in safety, whereon he rested, yet his eyes are upon their ways. They are exalted for a little while, but are gone and brought low. They are taken out of the way as all other, and cut off as the tops of the ears of corn. Sabay-sabay. And if it be now so, who will make me a liar and make my speech work? Let's pray, Lord. Salamat sa mga salita. We pray na kayo pong pala. Salamat sa mga bilang, Panginoon, sa mga fellowship, Panginoon, kanina. Maganda kong peace to Lord. We pray na control din namin. Siyahan again sa mga tula namin. Honesty sa bawat isa, Panginoon, at fellowship at ipagkapatiran. But now ngayon, makita namin medyo negative again sa Book of Job, Panginoon. Makita namin mga bagay na di dapat gayahin. At the same time, expect namin minsan sa mga taong di pa nakakilala sa iyo. So, kayo po pala na yung pag-aaral ngayong hapon. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Diyan ba kayo? Good afternoon. Okay. Sika lang ha. Alam niyo yung ating Job series. Napakatagal na. Okay ba kayo dyan? Lahat gusto sa likod, no? Yung ating Book of Job po, no? 2022 pa to. Una. Pero ito yung aming siniseries. Tapusin natin to hanggang matapos. So, hanggang chapter 40, ano to? 2? Pero so far, ang dahil tinutunan. No? So, number 1, perfect and upright. And then, shall we not deceive evil? So, maraming tayo natutunan sa naranasan ni Job. At patuloy na naranasan, especially yung resulta ng kanyang nangyari nga sa kanya. Siyempre, negative, pero may natutunan tayo. May mga kalaban pa at paano hinahandle to ni Job. So hindi perfect yung kanyang paghandle, pero actually ano siya, dito, commendable, no? Kasi kahit paano na-contain niya. And then isa-isa ko lang po yung mga chapter, ay mga title lang dati, no? So shall we not deceive evil, the thing that I greatly feared, they die without wisdom, come to the grave of full age. Pity should be showed from his friend. Why dost thou not pardon thy transgression? That God pervert judgment, but how should the man be just before God? I will leave my complaint upon myself. The eyes of the wicked shall fail. That not the ear try words. Why hide your face? Do not bring out from an unclean thing. Thine own mouth condemneth thee. Plead with a man of with God. Clean is strong. And the wicked style of playing the victim. The one that knows God, seek God. The wicked play God. The portion of the wicked is deserved the day of destruction. So yun yung dalawa, no? So chapter 20 and 21, ito yung medyo kapareho nito. Pero medyo matindi rin sa 24. And then 22, wrong judgment leads to false accusation. Then 23, I shall come forth as good. So ito po yung kadugsong nito. Dalawang chapter from Job na isagutan nila, no? So this time naman, ang title po natin ngayong gabi, hapon, is They That Know Him Not. Okay, They That Know Him Not. Sa Tagalog, silang mga hindi nakakilala sa kanya. Obviously, ito ay sa Diyos, no? So ano ba yung mga default na attitude ng mga hindi nakakilala sa Diyos? Ito, in general po ito, hindi ko sinabi lahat ganito, katindi. Pero yun yung malungkot, pag ang tao na hindi nakakilala sa Diyos, posible po na magawa niya itong mga to. Medyo manitindi itong mga pag-usapan natin. Kaya nga, alam niyo natin ginagawa, di ba? Kaya naniniwala tayo, may mga taong wala ng pag-asa. Pero at the same time, tayo ay nag-sumikap para ma-witnessan agad sila, para hindi sila nga dumating sa ganitong sitwasyon na lalo pag nag-anak ng demonyo yan, wala na. Pero this time, kasi pwede natin kategory sa tatlo nga po yan, di ba? So, mga anak ng demonyo, mga hindi pa anak ng demonyo, na hindi pa rin anak ng Diyos, hindi yung anak ng Diyos. So, obviously, itong mga hindi nakakilala sa Diyos, pasok yung dalawa. Okay? So, yung mga anak lang ng Diyos, yung mga nakakilala sa Diyos, basically. Kaya, as we study this, isa-isa lang natin, medyo masama to. Iwasan na rin natin, yun ang goal natin ngayon, ha?
Iwasan yan. And then, i-recognize sa ibang tao. Pag nakita mo yan, huwag kayo, hindi kayo naugulat pa. Kasi nasa Bible yan eh. Huwag mong gayahin obviously, pero huwag ka rin magulat. Na para bang wala. Kaya mahina. Check. Hindi, baka may naputulan eh. Nakakabit naman ba di? Hello, check. Okay naman yung panig. Kaya mo lang. Wala talaga dyan. Itong isa. Check mic. Meron. Hello. Check. Check mic says. Kaya pala mahina kanina, no? Sinong nagpindot-pindot dito? Ano ba siyang balance dito? Nakakabit naman eh. Hello, check mic test. Hello, check mic test. Hello, check mic test. Yung bad. Hello, check mic. Check mic test. Hello, check mic test. Kasi yung balance ko. Hello, check. Hello, check mic. Wala eh. Ang talaga eh. Hello, check. Wala. Wala mo. Hinig nyo na lang. Hello, check. Hello, check. Nakasango na lang. Kanina pa wala. Hina. May lakasan na lang natin. Hello, check. Mic test. Hello, check. Mic test. Hello. Ayan. Check. Mic test. Dito pa ano siya eh. Sa speaker na yan. Ang pagka speaker. Eh, diba eh. Dito malakas. Dito na kayo lahat. Hindi. Okay. Ay, sabi ko kanina. Ayan, so iwasan natin ito. And then, yung gusto ko sabihin is, ayan, so huwag kayong magugulat pag may ganyan. Kasi iba po ganito. Minsan, may sinasabi na yung salita ng Diyos. Sobrang sama naman, hindi naman siguro ganyan. Eh, sinasabi na nga ng salita ng Diyos. So, kaya, anong nangyayari? Kaya po yung pinasa ng mga, may mga batas, ewan ko, anong posisyon nyo dito. Pero sa Bible kasi talagang may death penalty. Matagal na may ganyan. Recently lang yan natanggal. As in, siguro buhay na nga si Daddy. Diba? Kailan lang natanggal yan. Naalala ko may nabitay pa nga nung panahon namin eh. Hindi ko makakalimutan. Si Ichigaray ba yun? Kasi yun isa yung huling nabitay eh. And I believe, dahil nasa Bible yung death penalty, ngayon inaalis sa atin. Hindi dahil mabuti tayo. May may gustong makaligtas. Dahil alam nila siguro sila yung deserve na patayin. At siyempre may influence sila. Inalis nila ngayon yun. Kung sakaling ma-convict sila, hindi sila mapatay. At pag nakakulong ka lang, pwede ka pang gumawa ng paraan. Ganyan lang po yan eh. So anyway, hindi naman natin kailangan patayin lahat ng tao. Obviously, yung mga heinous crime lang. Nakalagay naman sa Bible yan. Okay, pakiyan na nga yan, Pen. Okay. So tingnan natin na yung mga bagay na capable po yung mga unsaved, especially harap ng demonyo, no? Masabi dyan, why? Intindihin natin, ha? Kasi medyo may mga bagay ditong hindi madaling intindihin pag
isang basahan lang. Sabi niyo, why seeing times are not hidden from the Almighty? Obviously, ibig sabihin, lahat ng bagay kita ng Diyos. Yun lang sinasabi doon. Though they that know Him not see His days. Gaya yung title natin, ang problema, supposedly kung alam natin ng Diyos, pwede naman niya ituro sa atin eh. At ganun naman ginagawa niya unti-unti. Ang problema nga kasi ibang tao ayaw makinig. And therefore, kahit tinuturuan mo na, experience ko po yan kahit sarili ko, no? Pero yun nga, salamat, pagligtas ka na may pag-asa eh. Pero nung may mga panahon, naguturo na rin ako, kahit anong pakiusap mo minsan, kahit ang linaw ng paliwanag, ito yung sinabi sa Bible, save or unsave yan, minsan ang hirap kausapin, unfortunately. Anyway, so tingnan natin yung mga pwede nang gawin, no? Pag ikaw ay matigas ang ulo, ligtas o hindi ligtas, pero lalo na pag hindi ka ligtas. So ito number one, some remove the landmarks. Okay, sinabi sa Bible, remove not the ancient landmarks. That they, tingnan natin yan. That they, pag sinabi mong landmark, ito po ay, kasi pag pinag-usapan po yung mga lupa, lalo pag malalakihan, kahit yung mga magkakapit-bahay lang, landmark. Okay? Remove that the ancient landmark which thy fathers have set. So obviously, pwede mong gawin sa talinhaga yan. Pag nilagay na ng mga tatay natin, sabihin, bawal. Katulad yan, napag-usapan yun, divorce, di ba? Pilipinas, eh, matagal nang bawal yan. Kaya nga kayo magpapakasal, ba't kayo maghihiwalay? Sabi sa Bible, silang pinagsama ng Diyos, huwag sino mang magpapahiwalay sa kanila. Sa Tagalog, sa English yun. They which have the Lord that join together, let no man put asunder. So pag nagpakasal yan, nangako sa tao, sa harapan ng Diyos, ng pati nga ng pamahalaan, wala na maghihiwalay dapat dyan na tao. Ha? Obviously, pag kinuha ka ng Diyos, iwalay na kayo, patay na yung isa eh. Pero yung ikaw lang magde-decide o yung ibang tao, kung ano man yan, ginawa, nilandian to, kaya in-influensyaan to, iwalay mo na yan. Wala dapat ganun. So kaya ang batas from the start, bawal yung divorce. Kung ayaw mo, hindi ka sigurado, di huwag ka magpakasal. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, ini-erode yan. Kaya nga kahit yung mga bakla, yan ang lagi nilang ano ngayon. Ini-erode nila yung batas, kung ano yung malinaw, sinusubukan nila tayo, no? So obviously, yung pamahalaan tsaka church magkahiwala yan, still, ang mas importante, yung church dapat, na totoo, yun yung mag-influence sa pamayanan natin, sa society natin. Okay? Kaya ayaw, pwede mong, doon man tayo sa, ano, dito sa literal na landmark. Imagine mo, kaya marami nagpapatayan dyan, di ba? At yung mga squatter, yung iba naman is parang sa halahala, wala kasing bakod dun eh. Tapos gagalawin mo yung bakod. Di ba? Eh, isang metro lang yan, ang mahal na niya pag nagkataon, di ba? So wag mo nga alisin yun, bawal yun pag nakikita kang mahuli ka noon sa Bible tsaka kahit sa panahon natin ngayon. Kasi pag inalis mo yun, nilipat mo, papasurvey na naman yun, magkano naman yung survey. Mahal na naman yun, nasa 50,000, ganyan lang at. So, kaya sabi dyan, may mga tao daw na sinabi ng huwag alisin, naalisin. At sabi nyo, they violently take away flocks and feed thereof. Sa Tagalog, nagnanakaw. Para sa balala po, may yung ating kambing doon, ilang beses, ilan na yung namatay doon, ilan yung nanakaw. Kasi may mga tao doon, ko yung bintang ni daddy doon, parang totoo naman. Kasi kwento-kwentuhan, hindi mo alam kung sino yung totoo. Pero pag ganun, tiwa-tiwala na lang yun. Kasi alam nyo na yung kambing, kung saan-saan yun na ano. Kaya ang tawag dyan sa tao na yan, mga violente, mga magnanakaw. Tapos yung ninakaw nila, yun ang kakainin nila. So kaya lang sinasabi natin, ikaw ba kakain ka, ninakaw mo? O kaya sa anak mo pa, papakain mo, ninakaw mo? So medyo may konsensya ka pa, dapat di ka ganun, di ba? Pinagtrabahuhan ng iba, ba't mo kakainin? So yun po yung significance niya, medyo masama po yan pag... Kaya ngayon pa lang, dahil sensitive tayo dyan. So hindi ka sinasabihan dyan para ka lang husgahan. By the way, yung mga mahilig sa ganyan, hinuhusgahan mo naman ako eh.
Ganyan po yung mga nag-erode ng katotohanan minsan. So, hayaan mo husgang, katingnan mo kung tama at mali. Okay, tuloy lang natin, kasi madami ito eh. They drive away the ass of the fatherless. Yung ass po dyan yung, kasi mga donkey, ganyan. Ganon din po yung parang ninanakaw. So again, sa mga probinsya, ganon, pag ang daming hayop nito, bawasan ko nga. So kaya drive away, ibig sabihin, pinapapunta sa ganyan siyang papuntahin. Eh fatherless na nga yun, paano walang kalaban-laban yan? Siya pa inanakawan mo? Nangyayari ba yun? Nangyayari, kaya sabi na nga dyan eh. They take the widow, kanina fatherless, ngayon widow naman. Ox for a pledge. Ito, maulit-ulit po mamaya yung pledge dito. Ibig sabihin yung pledge. Ibig sabihin yung pledge, ito po yung nararapat ng ibigay, no? So, ngayon, sa Bible po actually, sa panahon kasi natin yun, normal na yung pautang, di ba? At pag nagpautang ka, syempre, uy, nangutang ka, dapat babayaran mo yan. O, tama naman yung kaso. Minsan may mga disadvantage po nga tao. Kaya even sa panahon natin ngayon, sabi nila, wala daw na kukulong sa utang. Totoo naman yun, kasi may dahilan po actually yan. Nung inaalam ko yan, yung pala, nag-usapan namin daddy ng isang araw, kasi nga, pag nagpautang, for example, isang bangko, hindi naman actually nila pinapautang pera nila yun eh. Alam nyo ba yun? Ganun po yun. Ibig sabihin, nakikreate bigla yung credit at that time na nangutang ka. Ang papautang lang sa'yo, syempre, eh numero lang yan eh. Tsaka piniprint lang yung pera, di ba? So, gusto ko lang sabihin, kaya wala dapat silang karapatan, parang sinasabi dito, na uubusin mo yung kabuhayan ng tao dahil lang nangutang at di makabayad. Ngayon, kung ayaw mong magpautang, ayaw mong wala ka rin papautang, huwag ka magpautang. Ganun yan. May karapatan ka naman tumanggi. Kaya yun ang bubudo sa akin kahapon lang. Sabi ko, eh, sorry ah. Eh, na-identify ko na yung ganyang ano, eh, style na yan. Eh. Obvious na obvious, mamadali pa. So, sabi ko, bahala. Hindi ko nalang sinagot. Okay, so tuloy lang natin. They turn the needy. Yung needy, mahirap na nga to. The poor, needy, pareho lang. The earth hide themselves together. So pwedeng sabihin dyan, namatay na. Kaya namamatay yung iba, walang makatulong. At talagang dito, ino-oppress pa lalo ng mayayaman. Gumagawa po yan, mga bangko nga. Paano nagkakaroon ng perang bangko? Ganon, pautang, patubo. So, dati hindi ko alam. Of course, nung naranasan ko na mangutang kasi kailangan din. Tsaka tingnan ko lang, pagbayad naman. Pero pag ganun pala, pag nangutang ako na 100,000, babayaran mo dyan mga ano na, 150. Mahina na yun. Talo ang ano dyan. Mumbai. Depende yun. Okay? Ganun po yan. So, doon kumukuha ng pera yung mga yan. At kung di nyo alam, kahit tingnan nyo po sa history ng bangko, yes, may mga kumikita minsan sa mga transaction, maliliit lang yun. Pero malalaking pinagkakitaan talaga niya, ang pautang. Ganun po yun. Sinasabi dito, pansinin niya po yan ha, hanggat maaari, iwasan natin yan. Amen? By the way, hindi lang Bombay nagpapautang. Si daddy, marami na pautang. Marami daddy. Sa kahit mga Pilipino eh. Wala nang pinagkaiba yan eh. So, na-oppreso. Eh, pumayag ka naman eh. Okay, totoo nga. Kaso nga, still sa Bible, consistent po yan. Yung pautang patubo, hindi yan gusto ng Diyos. Okay? So tuloy lang natin. Sabi dyan, behold, as wild asses in the desert, go they. Yung they na tinutukoy na they dyan. Ito po yung mga tinutukoy niya na negative po. Yung mga tao na negative. So behold, as wild asses in the desert, go they forth to their work, rising betimes for a prey. So, pag sinabing betimes, maaga, itong mga wicked daw na to, ay, masipag naman, gumigising na maaga. Kaso, maghahanap na lang, ano yung prey? Biktima. Ganyan po yan. Wala pa kailan yan. Kung lalo sila magagawa pag nasa batas na yan, pag nangutang sila, kaya nga mangungutang, kailangan ng ano. Diba? They will the wilderness yielded food for them and for their children. Sa Tagalog, yung wilderness po dapat hindi po yan. Hindi masyadong mabunga wilderness, mga disyerto po yan eh. Pero sinasabi lang dito, but yumayaman lalo. Gets? They reap everyone's corn in the field
And they gather the vintage of the week. Ayan na yung in-identify na weekend sila, no? Ibig sabihin, again, walang masamang kumita, walang masamang mag-ani. Kaso, sa context na pinag-usapan natin dito, ito po yung weekend nga. Okay, tuloy lang natin. Ano pa? They caused the weak, the naked to lodge without clothing. Yung sinabing lodge, tumutuloy. Pero sabi dyan, ba't hinahayaan na wala silang damit at wala man lang kumot? So parang pinapapicture sa atin dito, nakakaawa naman yun, di ba? Pero ito yung ginagawa ng iba. Walang awa. Isang ba? Tuloy lang natin to. Sabi dito, they are wet with showers of the mountain. Oh, basang-basa sa ulan. Ano yung kanta na yun? Basang sisiw, di ba? Natanasan nyo na ba yun? Sa Ondoy, natanasan namin yun. Ibuti na may tumulong. Grabe, ma-appreciate mo yung toyong damit. Kasi basang-basa ka na eh. Pag ikaw basang-basa, baha pa. Kailan titila yung bukas pa? Eh, kung basa ka ngayon, ano, hanggang gabi, ganyan ka, magkakasakit ka. Eh, binigyan kami ng toyong damit. Sabi ko, sarap ang toyong damit. And embrace the rock for want of shelter. Yung walang matuluyan, doon na lang tumuloy sa bato. So, again, ang context nito, may mga tao na either pwedeng tumulong or hindi sila tumutulong, or minsan sila pa'y nagkokos bakit yung mga tao ay nagkakaganon. They pluck the fatherless from the breast. Nakakita naman yung may anak dito na, si Richie. Yung inaalagaan ni Ate Marge. Yung mga komunista, ganun po yun, no? Pag wala kang karapatan, hindi mo anak yan. Anak mo lang yan, pero pag-aari ng gobyerno yan. May mga ganun pong gobyerno, hindi nyo alam. Ngayon sa panahon natin ngayon, parang nangyayari sa iba yan eh. Parang naalala nyo po yung mga bakunahan ng nagkaraan po, di ba? So, yung iba napilitan magpabakuna. Sabi ng iba, ayoko eh. Nako, hindi makakapasok yan. O siyempre, anong gagawin mo doon? Hindi makapag-aral. Di parang ka nang napilitan. Kahit may nababalita nga parang ibang bata daw po ay kakasakit yung iba. Ganyan. Wala. Ganyan po yung mga style ng mga walang pakialam sa atin. Kaya again, huwag kayong magulat. Maging matalino na lang kayo. Alamin yung karapatan nyo at kalooban ng Diyos. So they pluck the fatherless from the breast and take a pledge for the poor. Ganun ulit po yung pledge for the poor. Ibig sabihin, wala kang pambili ng pagkain. O sige, bibigyan kita nito. Pero ang mas babayaran mo, mas malaki. Okay? Ganun yun ha. Yung pag-pledge, kailangan bayaran mo to. So hindi ka na naawa. May mga tao pong sobra-sobra na eh. Tapos ganyan pa ang style. Patubo pa. They cause him to go naked ulit. O inulit po kanina, ganun na rin, naked. Kasi yan po ay picture na isang taong walang-wala na. And they take away the sheaf. Ganun ulit. Pag sheaf, parang kumot. Or sorry, yung sheaf dyan, pwedeng yung ano ng grain, di ba? Kaban, or yung parang tali. So, yun lang sa kanyo. Ito na lang pagkain ko. Aagawang pa. Mayroon ganun ba? Sama naman. Meron. Which make oil within their walls and tread their wine presses and suffer thirst. Ito po yung sinasabi dyan. Yung sinasabing which make it within their make it oil within their walls, sila yung nagtatrabaho para sa iyo, sila mismo yung i-oppress mo. And tread there, yung tread is yung sila nagtatrabaho para yung there naman, the tread, and tread there, wine presses. Kumbaga ako yung may-ari, kunwari may mga tao ako dito. Mare, ano bang gusto niyo ng business? Mare, ano na lang, farming na lang, di ba? So ako yung may-ari, kayo yung mga trabahador doon. Kayo mismo yung utakan ko, ganun. Yung sinasabi dito. And suffer thirst. Kayo mismo, di ba, pag nag-ani kayo ng palay ko, ako kasi yung may-ari, no? Kayo yung mahihirapan, di ba? Ganun yan eh. Kung sabi nito, talagang karami yung more on ano to eh. Nang-o-oppress yung mayaman sa mahirap. Dali lang natin. May ganun pala.
Ngayon, alam mo na. Men groan from out of the city and the soul of the wounded crying out, yet God lay it not folly to them. Ito yung masama, no? Again, hindi natin ang gusto. Ang Diyos ay hindi unrighteous. So, pero parang sinasabi dito, hinahayaan ng Diyos. Ibig sabihin nito, masakit yung para sa kanila, sa mga naapi. Pero, wala tayong charge sa Diyos. Obviously, hinayaan ng Diyos yun. So, mamaya pa tayo punta doon. Mamaya reconcile natin. They are of those that rebel against the light. Ito na. Tinutukoy again yung mga wicked. Sila kasi yung mga nagre-rebel. Alam nyo yung rebelde? Masama ba mag-rebelde? Depende. Oh, alam na ng mga luma dito eh. Tulad nga, hindi tayo nagpabakuna. Rebelde! Bakit? Katapatan ko yun eh. Da? O kaya, ngayon na, nag-soul winning tayo dyan. Sasabihin natin, yung mga Katoliko, for example, hindi ligtas. Parang rebelde tayo kasi tayong konti eh. So, yung in that case, hindi po yan masama. Pero dito, they rebel against the light eh. At ang tinukoy, di ba, kanina sa John 1, sino yung light? Si Jesus. So, ba ikaw nag-rebelde, again, sa Diyos, sa Panginoon, masama to. Okay? They know not the ways thereof. Para mabalik tayo sa kanina, hindi nila kilala ang Panginoon. Ito naman, hindi nila alam yung kaparaanan ng Diyos. Nor abide in the paths thereof. Alam nyo ba, ang Diyos naman, binibigyan naman tayo ng lalakaran natin eh. Hindi naman yan sobrang hirap. Diba? Yung buhay, pwede mong i-summarize yan ng magtinu ka lang, huwag ka mag-anakaw, sunod ka sa rules. Trabaho, aani ka naman at ikaw ay mabubuhay. Pero iba, ay, may kilala ako, hindi naman nagtrabaho, nagnakaw lang eh, mas malaki pang ano. Aalis ka ba doon sa pat na binigay na sa atin ng Diyos, yung legal? Yung iba po, ganun, umaalis sila doon. Sige po, pakibasa nga po sa 14, ready, go. The murderer rising with the light killed the poor and needy, and in the night is as a thief. O ganun lang ibig sabihin, mag-rising in the light, ibig sabihin, umaga na, gagawin na naman niya, pupuntiriyahin na naman yung mga poor and needy, mga mahirap at walang magawa. Paggabi naman, nanakawan pa rin. Ibig sabihin, lahat na nang ginagawa, masama, araw, gabi. 15, kayo po ulit, ready, go. Yan, so yung mga adulterer. So doon muna tayo sa obvious muna, yung sa literal muna, no? So sino ba yung mga adulterer? Kasi may asawa na. Yung twilight po, yung gabi. Ikaw nga naman, pag talaga namang gusto mong gumawa ng kalokohan, di ba? Sa panahon lalo nila, maggabi, paggabi lang, di ka nakilala. Sino ba yun? Brother Jay sa tayo, pero hindi ko sigurado kasi gabi na eh. Ba't may kasamang iba, kunwari? Ganun yung adulterer. Okay? Tapos, eh baka makilala ako ah. Ang ginagawa daw is, walang makakilala ito, mag-ano ako. Naka-cup, kahit gabi, naka-shades. Tapos iba, susuot ng ibang ano, naka-face mask. Ayun na, mag-adultery na yun. So, ganun po yan. So, huwag nyo nang gayahin, okay? Bukod sa nakakahiya yun, makikita ka rin, di ba? Nakakahiya. Ngayon, sa ibang case, kunwari, hindi yung literal na adultery. May mga ganun eh. May mga... Nasa isip ko yung mga ano eh. Kahit hindi physical na adultery or pwedeng ano... Yung ano daw, naalala ko si Big Soto, ganyan. So, tsaka yung mga reyna-reyna nila na adulterer. So, ginagawa, paano nila nagagawa yun ng broad daylight? Yun nga, sa style ni Big Soto, pag siya daw interviewin, eh syempre, di mo na alam kung gampi sa'yo minsan yan, di ba? Gagawin nila lang yan, sabihin nyo, ay, yung pag-usapan yung love life. Ay, sige, huwag niyo pag-usapan. Diba? Basta sa inyo, no? Parang ikaw pa yung mali, di ba? Pag
talagang ginagawa natin ngayon. So, yung iba dyan, pag nakiki ang idol ni si Big Soto or something, ako pa yung mayiging masama. Ganun po yan eh. Okay? Tuloy lang natin. In the dark, they dig through houses which they had marked for themselves in the daytime. They know not the light. O, baliktarin natin yung they know not the light. Parang kanina, hindi na kilalang Diyos. Ano ibig sabihin yung they mark themselves in the daytime? Ibig sabihin po niyan, pag magnanakaw na sila or sisira sila ng ibang tao, siyempre sa gabi, paano sila mahuli? Pero, sa umaga or sa hayagan, doon nila binabalak po yung mga kanilang masamang gagawin sa gabi. Okay, so madalas natin ginagamit siyempre mga respect yung mga politiko, di ba? So alam nila yung batas, alam din dapat natin, pero hindi. Mas magagaling sila dyan eh. So ang sasabihin dito, may mga style sila na minsan, parang naalala niyo yung kwento ko sa tawag doon, insider trading, sinasabi. Okay? So hindi masama mag-trade, pero dapat sila ang bawal dun eh. Kasi na-impluensyahan po nila yung course ng mga business at saka yung mga presyo po ng sabi natin lupa, ganyan. Kasi nga, sila yung nagaplano, sila yung magsasabi kung ano yung de-develop nila. So, pero, ano, bakit sila exempted doon? Eh, sila nga yung gumagawa ng batas eh. Alam nga naman sabihin, okay, tayo, bawal tayong ganyan ha. Hindi nila gagawin yun. Huwag kang aasa kahit po may mga bata ako natin tayo dyan. Pag nag-usap-usap na yan, sila yung magkukutsabana dyan. Kahit sabihin mong siya ay, ano ba mga partido nyo? Anong pinag-uusapan yan? Pag sila-sila nag-usap, nagkakaintindihan na yun. Ay, talo yung mga constituent natin dyan eh. Okay lang yun. So yun ang nakikita ko dito, no? Minalkahan na tayo. Alam na po nila yan. Huwag kang maniniwala yung politiko dyan na gusto talaga yung ating kapakanan. Unless na lang, of course, nagkakataon din na ganun, sila-sila nagaganyan na minsan, hindi sila mahuhuli. Okay? So yun ang totoo dyan. Tuloy lang po natin. For the morning is to them even as the shadow of death. If one know them, they are in the terrors of the shadow of death. So, that's another way of saying ng mga anak ng demonyo to, parang ganun. Wala nang pakialam to sa sinong mapapatay nila o mabibiktima nila. Medyo fan sila yung pagkakasabi dito, pero yun lang din yun. Parang ito na, inulit lang dito. Sa daytime or the morning, kitang-kita naman yung kanilang kalokohan, pero parang wala sa kanila yun. Okay, gets ba? Sige, amayin natin niya, ano yan. He is swift as the waters. Their portion is cursed in the earth. He beholdeth not the way of the vineyards. Isa-isayin natin, ha? Mabilis ba yung tubig? Yung iba, di ba? Minsan yung baha, minsan bila na ng baba or ulan. May sabi dyan, their portion is cursed in the earth. Parang ganito yan. Sino dito yung... Paano mo gusto mong tumubo or kumita? Siyempre dapat legit, di ba? Ibig sabihin, nahirapan ka, nag-put forth ka ng effort, at saka genius, okay, alam mo paano makikita. So, ganyan po even sa farming, no? So, dapat alam mo yan. Eh, yung sinasabi dyan, way of the vineyards. So, hindi, pag sarili mo lang, ako din, hindi ka nag-aral. Si daddy kasi ngayon, na-aral niya yung paano magtanim dun, eh. So, talagang sa umpisa yan, lugi yan. Magtanim ka, ay, ganun pala yun. Dapat after, ano, ito pala yung gagawin. Yung pinuprun yan, yung iba dyan, pinapalitan yung klase ng lupa. Yung mga ganyan, madami yan eh. So, kaya itong their portion is cursed in the earth. Kasi pag hindi ka marunong, hindi ka ikita, parang sinumpa ba? Parang ganun. Kaya ang ginagawa nila, hindi sa ginagawa, he beholdeth not the way of the vineyard. Ibig sabihin, hindi nila inaalam yung paraan talaga para kumita or tumubo or sabi ito, magpabunga ng isang vineyard. Example, okay? Isang vineyard, yan lang po ay parang farming ng mga grapes. Okay? So, hindi nila alam yun.
Kaya minsan ginagawa nilang dahilan to, eh pasto, bakit naman ako magtatrabaho, eh di ako marunong dyan eh. Di aralin mo. Kaya may mga tao po talaga na sanay naman loko. At pag sinabihan mo yan, wala ka bang ibang trabaho ng ano? Ay wala, ito na talaga eh. Kung kakausapin ka ng gano'n, obviously yung iba dyan, di na. Pag nakikita nila na marunong ka, sa palagi mo makipag-usap yan ng ano, ito yung matinong ano, eh, sarado na yan. Pag ikaw ay nasanay na dyan. Nakikinig ba? So ito po, ito yung lalo mga bata ha. Pag nasanay ka na ng ganun, umpisa pa lang, estudyante ka lang, mandaraya ka na. Tapos napansin mo, eh, hindi naman pala pinaparusahan eh. Akala mo lang yun, bakit yung mga nagtuturo sa inyo, takot din yan eh. May ginagawa lang silang paraan para sila ay hindi mapansin, ganyan yan eh. So may magtuturo at may magtuturo sa'yo, pero ikaw pa rin yung nag-decide kung bakit ka naging ganyan. Amen? Tandaan niya, mga bata, especially. Kaya iba, never na pag nag-soul-winning tayo, minsan, ang layo nila, di ba? Parang, ang ganda ng present mo, paano ka maliligtas, parang negative agad yan. Kasi buong buhay nila, malamang sa hindi, manluloko na, niayaw nilang pakinggan yung mga ganyang bagay. Yan langit na yan, yung kaligtasan na yan, ako, malayong sa kanila. Ay, ganun. Kasi, patong-patong na yung kasalanan, patong-patong na yung kasinungalingan. So parang either sa negosyo or sa trabaho. Sa palagay niyo, itong tanong ko sa inyo, kunwari may mong artista. Kumita siya, for example, na pa-arte-arte lang. Palagay mo, mapapagtrabaho mo yan ng ano? Ng talagang trabaho, alam mo na, legit na mapapawisang business na. Malabo yun, masasanay na yun doon. Nung una, naloloko lang, medyo lang yan. Pag nakita niya, kumikita siya, panloloko. Alam mo ba, balik pa yan sa ano, hindi na. Kaya yung, ito yung pinaka-tema natin ngayon. Dinidescribe lang yung mga klase ng tao na mga loko-loko. Okay? Merong ganyan, huwag kang magtaka, huwag yung sabihin, eh, wala namang ganun eh. Mabuti naman talaga siya, napilitan lang siya magnakaw. Ganyan po yung mga pansinin nyo sa Halloween, mga pelikula na yan. Binibigyan sila ng excuse para sa sarili nila. Sa palagi mo, sino nagsulat ng mga pelikula na yun? Ayun, yung mga wicked na yan. Okay? Madalas natin example, yung mga bakla nga, di ba? Sa palagi mo, bakit nila papalabasin doon sa pelikula nila na bida yun? Ay, kasi yung mga nagsulat noon, gusto nila lang acceptance. At pag naloko nila yung tao, ah, may mga bakla pa. Ano, ano mo nasabi? Ano kayo ito? Yung pelikula eh. Yung pelikula, sinusulat lang ang sino yan. Okay? So, okay, magugulat. Tuloy lang natin. Drought and heat consumeth the snow waters so that the grave those which have sinned. Ito na siya sabi ko. Inuna ako na yung sarili ko. Okay, ito na yon. So, katulad daw ng taggutom or tagtuyot yan eh, drought. At init, yung mga snow waters, alam niyo yung snow waters, minsan reserva yan eh. Naka-reserva lang yan doon, andun lang siya, solid lang siya, pero nag-cycle po yan, pag winter, summer, winter, summer, winter, summer. Naka-reserva lang yan dyan, matutunaw yan, pero pag lamig na naman, magkakaroon na naman. Para naka-reserva na naman, kung sakaling sobrang init, may tubig pa rin kasi matutunaw yan eh. Pero ang tinutukoy dito, pag talaga nagkagutom at sobra na sobrahan naman yung tagtuyot at taginit, pati yun nga, yung snow waters na hindi dapat matutunaw na kasi dapat sapat na yung tubig eh, sa cycle. Pati yun ay makukonsume away. So ganun daw yung sino yung tinutukoy na tinutukoy. Kasi sabi ko lang kanina eh, ito yung mga sobrang makasalanan na sa halip na maganda example po dito sa environment. So environment po natin kasi sapat po yung provision ng Diyos dyan eh, di ba? Ano natin, yung hayop. Hindi ka magugutom kung wag mo nang patayin lahat, wag mo namang parang sa isda, pasabogan mo ng dinamita. Ang dami mong ani ngayon, pero namatay yung corals, namatay yung itlog. Pag ani mo na, supposedly may maani ka pa, ano mangyayari?
pinatay mo rin yung mga maliliit, pinatay mo rin yung yung kabuhayan nila, sinong ano ngayon? Sinong mawawalan? Edi ikaw rin. Ganun sinasabi dito. Eh bakit naman nga sila pinasabogan? Eh kasi mabilis yun eh. Mga gahaman po ang tawag doon. Sobrang makasalanan. Okay lang ba? Yung mga apo-apo natin, bahala na sila. Basta tayo, buhay tayo. Ganyan po yung attitude ng mga ito. Okay? So never niyong nakalimutan, hindi lang ikaw tao sa mundo. At hindi lang ito ang time. May future pa na dapat din natin protektahan sana. Tuloy ko lang po na. So the womb shall forget him. The worm shall feed sweetly on him. He shall be no more remembered, and wickedness shall be broken as a tree. So ito po yung parang judgment sa kanila. Okay, mga wicked. Ulitin ko ha. The womb shall forget him. Ano yung sabihin nun? Nakakalimot ba yung chan? O syempre hindi. Sino ba tinutukoy sa womb? Sino bang may womb? Even nanay niya, mahal ka na nanay mo. Alam niyo ba yun? Pero pag ganito ka ka-wicked, anong gagawin sa'yo ng nanay mo? Mapaproud ba siya sa'yo? Kaninong anak yan si, ano, si Kibuloy? Diba? Kaninong anak yan si, ano? Nakalimutan ka na, si Raulo, sabi yun. And the worm shall feed sweetly on him. So pag kinain daw siya ng worm, itong mga wicked people, sarap na sarap yung worm. Ibig sabihin niya, parang sinasabi dito, mamatay na dapat to eh. Tindi ang Bible, no? Pag inintindi mo. He shall be no more remembered. So kahit sikat ngayon yan, pag sinumpa ng Diyos, pag namatay yan, wala na yan. The wickedness shall be broke, and wickedness shall be broken as a tree. So ang tree na broke, wala na, hindi na ulit tutubo yan. So ganyan nilalarawan yung mga taong wicked. Okay ba kayo? Amen. He evil entreated the barren. So bumabalik tayo sa pinapaalala, gano'ng ka-wicked to. Itong mga klase ng tao daw na to, pati mga, alam yung barren, wala nang anak, di nagkakaanak. Okay? Yun pa yung i-oppress. Hindi ka na naahawa. Alam mo yung mga hindi nanganganak, bukod sa malungkot, ano, wala kang aasahan na mag-aalaga sa'yo kasi wala kang anak eh. Tapos minsan, yung pa yung tatatuhin talaga nung i-oppress ng mga wicked nga. And do it not good to the widow. Ganun din, yung widow, syempre namatayan ng asawa, kawawa supposedly. Aawaan na natin. Ubihan mo na yan. Pero ito, walang awa. Tuloy ko lang. He draweth also the mighty with his power. He riseth up and no man is sure of life. So, yung sabihin lang nun, talaga nagpapalakas siya na nagpapalakas. And then, syempre, yung mga taong iba, parang, yun yan, takot sa kanya. Kasi, makapapatayin, ganyan. Kailala ba kayo ganyan? Ang politiko. Tuloy ko lang, though it be given him to be in safety, whereon he rested, yet his eyes are upon their way. So ito po medyo hindi malinaw kung sino yung him, sino yung he, rested, yung his eyes, tsaka yung there. So again, pero pag binasa mo yan in context, ano yung sabihin yan? Obviously, yung safety dyan, ito yung mga, ang tawag dito, yung mga binibiktima, ang nag-usapan natin kanina. So kahit daw pala yung mga tao na ito, hindi na ito i-oppress kasi kahit pa paano, nakapag-aral. Diba? Hindi naman ang gugulo. Pero yung mata daw ng mga tira dolto, mga wicked people, paano kaya siya makukuhaan ng ganyan? Laging nakatingin yan sa atin kung paano, na, paano tayo nila makukuhaan. So puro politiko nasa utak ko ngayon eh. Kasi sila yung magaling po dyan eh. Alam nyo diba na sa US daw dati, walang income tax. Alam nyo ba yun? Posible ba yun? Walang income tax? Sa panahon ngayon, parang hirap nang isipin yun eh. Paano nangyaring walang income tax? Kasi ano ba ang papel ng gobyerno? Sa tingin nga, ano ba papel dapat ng gobyerno sa buhay natin? So yes, sige, sila magpatayo ng kalsada. Yun lang. Pero kahit po yun, pag nagkaisa tayo, kailangan natin ng kalsada.
Para sa kung lang, di mag-contribute tayo. Ay, alam naman natin tayo may kinabang doon. Pwede naman eh. At least walang magko-collect ng tax ng tuloy na tuloy. Yung walang question-question. Sige, maglagay lang kayo dito ng tax. Ganun po dati. Maniniwala mo, parang hirap ng imagine ngayon. Ganun po yan. Dati alam nyo ba na walang police? Sa Israel, walang police doon. Eh, paano yung mga... Sino nanguhuli sa mga ano? Tayo-tayo rin. Makikita mo, magnanakaw to. Di, uy, magnanakaw daw si ganyan. O sige, obserbahan natin, tingnan natin. Pag nakita ang totoo, di tayo na mismo humuli. Ba't kailangan ng force na ano dyan? Diba, sila yung bibigyan natin ng baril. Nakaka-relate ba kayo? Ang hirap yung dyan, imagine ito, pero pag tinignan mo yung batas ng Diyos, ba't nila kailangan dati? Kasi hindi talaga siya kailangan. Kung maayos lang ating structure ng ating komunidad. Yan ang totoo. Eh, balikan natin to, ha. So, kahit daw ikaw yung safety na, yung mga mata nung gusto kang, ito pala gusto ko sabihin kanina, no? Yan, kaya yung tax natin, pataas ng pataas, nag-iisip yan. O, saan tayo kukuha ng pondo? Ito kailangan natin. Isa lang na masagot dyan lagi. Raise the tax. Laging ganun. Eh, sino yung magsasabi sa mga mababatas na, uy, huwag nating taasan yung tax. Sa palagay mo, may magsasabi, no? Lahat sila dyan. O, kung tsabahan na yan. Wala na tayong magagawa eh. Actually, meron dapat tayong magawa. Pero, yun nga, pag tayo napagtulungan, kahit may representative tayo dyan, kala mo yung ginagawa, yung para sa atin ang iniisip nila, minsan hindi. Okay? So, tuloy ko lang. So, hinahanapan tayo ng butas. Ay, may VAT na. Ilan na ba ang VAT ngayon? 12% pa rin ba? Anyway, they are exalted for a little while. Ito na yung ano sa kanila, judgment. They are exalted for a little while but are gone and brought low. They are taken out of the way as all other and cut off as the tops of the ears of the corn. And it be so, and it be not so now. Who will make ito? Nagbumalik to sa Job, si Job. So, sinasabi lang ni Job, totoo itong mga sinasabi ko, pero kung hindi man ito totoo, sino magsasabi sa akin na hindi totoo to? Parang ganun. Yeah, tiga lang, anong una itong 24 ha? They are exalted for a little while, but are gone and brought low. Ibig sabihin, yes, ngayon, mga naitataas yung mga yan. Interesting, di ba? Yung sinasabi niya dito, itong mga wicked, sila yung naitataas. Hindi po yan dapat magtaka tayo agad, kaya nga puro politiko yung binabanggit ko sa inyo. Kasi sila yung marunong na dyan. Alam na alam nila exactly kung paano tayo oppress, na wala kang magagawa. So again, huwag natin iwasan natin yon na tayo maging ganun. Kung actually, kung ma-impluensya natin ngayong lipunan na malaman itong mga bagay ito, pwede rin. Okay? And I believe, sa edad ko ngayon, paano kung magagawa nga yan? Pwede ba akong pumunta ng Senado or something? Iba, ginagawa yun, pero lalo, laging talo. Kasi para ka naikiusap dun sa mga... Yun ang pinagkakitaan nila, sabihin mo, wag mong gawin niya, masama yan. Ano sa palagay mo ang ano naman ngayon? Ay, masama daw. Di mo sabi sa alam na nila yun eh. Yung sinabi kanina, pinaplano na nila yun eh. Paano mo sasabihin, masama yan, tatawanan ka lang sa puso nila. Gets? Kaya itong medyo sa 25, again ha, balik sa context ng Job, parang sinasabi lang niya, totoo to sinasabi ko, sino magsasabing mali ito. So, wrap up natin. Bakit na sama to sa Book of Job? Kasi nga po, ganito yan. Kahit nung ating, so again, yung context muna ng Job, siya ay wala siyang kasalanan na nag-deserve ng parusa sa kanya. Okay, actually, hindi nga parusa yun eh. Pagsubok. Kay Job yan. So, nagkasakit siya, namatay siya ng anak, nabusi siya ng kabuhayan, nagbibintangan siya na, siya ay pinaparusahan ng Diyos, hindi naman. Okay? So, ano yung mga bagay niya sinabi itong mga bagay na against? Again, title natin ay, ano yun? They that know him not. Okay? Ba't niya sinasabi ito sa atin? Wala lang. Gusto niya lang may sisihin. Hindi, alam niyo na rin eh.
itong context ng Job, alam niya, wala siyang kasalanan again na deserve yung kanyang pinarusa. Sobrang parusa sa kanya. Which is si Satanas yung nagpaumpisa. Naalala niya yung context natin. So, ba't yung sinasabing ito na may mga taong loko-loko? Nabanggit ko na kanina, anong dalawang bagay? Warningan tayo and then iwasan na natin. Also, pag nasa kalagayan ka ni Job, imagine mo kung ikaw medyo bumigay ka, no? Imagine, hindi ka nagtiwala sa Diyos. Na yes, may mga kalokohan dito, tapos sa palagay mo ang Diyos, hinahayaan lang ng Diyos yan. Ano mangyayari sa'yo? Ano mangyayari sa'yo pag, oh, lahat ng tao ganyan na, di ba? Yung iba na winiwitnessan natin na ayaw tumanggap, ano yung mga madalas na dahilan sa puso niyan? Pare-pareho naman yung religion eh. Di ba? Eh, ba't ako makikinig sa'yo? Ang nasa utak nila, lahat kayo, loko-loko. Pero ako hindi. Ganyan yung mga self-righteous boy yung mga yan. Napakahirap, di ba? Kaya never nung i-give up yun. Dapat na ang Diyos ay matuwid. Kung tayo man, katulad ni Job, kung talagang tayo pinapahirapan ng Diyos o sinusubok ng Diyos, huwag kang bibigay na, hindi, lahat yan, pare-pareho lang yan. May mga, kasi ang ginawa ni Job dito, wicked. Hiniwalay niya sarili niya kasi alam naman niya, hindi niya gawain yun eh. Hindi siya darating sa ganung klase ng gawain. Kahit pa siya ay sinubok ng Diyos. Yun ang aral po natin ngayong hapon. Sana nakuha po natin. Amen? Day! Andaan niyo po yan. May mga tao talagang labas sa ating, kung ligtas ka ngayon, anak ka ng Diyos, may mga tao, hindi anak ng Diyos. So yes, pwede natin silang uwin at dapat natin silang uwin. Kawawa naman eh. Eh paano pag tumalon pa dito yan, no? Pag naging anak pa ng demonyo yan. Itong mga to, hindi na po yan, ano. Kahit ulitin po natin yan, hindi ka nang tatakang gagawin nila yan. Gawain na talaga nila yan. Men, negative naman pastor yan. Kaya nga, hindi pa rin negative kasi hiniwalay ni Job eh. Sila yan, mga hindi nakakilala sa Diyos. Hindi nila kilala ang Diyos. So, sana hindi tayo ganun. Amen? Amen? Amen. Ang gagawin nyo, pagtandaan nyo, makakita kayo na ganyan. Ganyan na ganyan. Na ganyan. Huwag na kayo magtataka. Yung hina mo naman. Nadaya lang tayo. At saka nila sabihin, mandadaya tayo. Pakiramdaman yan. Naintindihan nyo? So, sana nakuha nyo lesson natin ngayon. They that know not God. They that know Him not. Yan. Yung mga taong di nakakilala sa Diyos. Kung anak ka ng Diyos, hindi ikaw yun. Kilala mo ang Diyos. E paano pag natetem ka, pwede ba yun? Ha? Anak ka ng Diyos, pero natetem ka rin makisakay dun. Pwede. Hindi dapat. Pero andun yung temptation na yun. Amen? So, balik na tayo dito sa verse 1. Why, seeing times are not hidden from the Almighty, do they that know Him not see His days? Sa Tagalog, ha? Tagalogin natin. Pusin natin dito. Bakit? Samantalang alam mo, parang Romans 1 to eh. Samantalang alam ng tao na walang nakatago sa Diyos. Meron bang hindi alam ang Diyos? Meron bang hindi alam ang Diyos? So yun yung sinasabing walang nakatago sa Diyos, Almighty, ang Diyos yan. Eh bakit pa rin hindi nila nakikita yung patutunguhan nila, either nila, di ba? Kung magnanakaw ngayon, kung makasalanan ka sa Diyos ngayon, ba't hindi mo ba alam na uhusgahan ka nila? Parang ganun sinasabi dito. Di ba nila alam o alam nila? Alam nila, yan po sabi sa Romans 1 din. Eh, ba't nila napatuloy sila doon? Yun ang magandang tanong. Bakit alam nila, napaparusahan sila, may langit yung pero bakit tuloy-tuloy sila doon? Yun ang magandang tanong actually. Alamin natin yun. Obviously, may pangloloko doon. Either, kunwari dito, alam natin mamatay tayo. Ano gagawin ng iba? Mag-happy-happy pa. Diba? O kaya yung iba, syempre, alam mo, may babayaran ka, for example. Yung ibang sobrang hina na, diba? Alam niya, hindi, wala. Kalimutan muna natin yan. Diba? Ganon. Anong kalimutan? Wala ba yung pag kinalimutan mo? Yung mga mahilig sa ganyan. Diba?
Ganun ang utak niya, pero kahit hindi sa ganyan, iba naman ang hilig, di ba? Tulog-tulog lang tayo ngayon. Huwag tayo mag-aral. Aaralin mo rin ulit yan eh. Ay, huwag aralin. Babagsak ka. Palagi mo mapasa ka pag hindi ka nag-aral. O, ba't hindi mo gawin ngayon na yung tama? Yan. Yan ang tanong. At iiwanan ko sa inyong tanong yun. Mag-provide kayo ng sagot. Actually, alam na rin natin yan. Bakit? Maraming dahilan. Natamad, mahina. Mahina ka sa ngayon. Palakas ka. Diba? Umaasa sa? Swerte. Malaya. No? Naku, papaluhin ka ng nanay mo. Hindi, aasa na lang ako sa awa niya. May awa yan. Maaring meron, maaring wala. Maaring malakas yung palo, maaring hindi. Kung matalino ka, siguraduhin mo na. Na hindi ka mapapalo, hindi ka mapahamak. Amen? Amen. So, yun po yung ating aral. Ang hirap i-deliver minsan ito, pero kaya lang, kaya din eh. Huwag natin gayahin itong mga hindi nakakilala sa Panginoon. Okay, let's pray. Lord, mga salamat sa inyong mga salita. Again, even sa buhay ni Job at yung pagtalastasan niya, Panginoon, makita namin dito napaka-obvious na hindi po ito basta usapang magkaibigan lang. Yung mga nabanggit dito, Panginoon, ay we can relate to this even sa panahon namin ngayon. So I pray, yes, parang malaking tanong yan. Pwede namin apply din sa sarili namin. Yes, ba't alam namin ang judgment ni Lord sa kasalanan? Ganun din ang iba naman. Alam namin, minsan di kami soul winning yung iba. Alam namin, pupunta sa impyerno. Walang duda, sinabi nyo yan. Pero ang tanong, bakit di kami ganun kasigasig minsan? Soul winning. Bakit? Yung sagot na sa tanong na yung Panginoon, nawa yung maintindihan namin. At huwag naming patuloy na gawing excuse, Panginoon, kung ano man yung sagot sa tanong na yun. Nawa ay maging matalino kami. Yes, hindi nagbibigay naman talaga kayo ng time minsan. At palugit, Panginoon, even talinuhan. Lahat ng blessing nagagaling sa inyo. Even sa sagot sa mga katanungan. Yes, kung mahirap mag-soul winning, pwede naman mag-aral. Pwede naman humingi sa inyo ng katalinuhan at lakas ng loob, Panginoon, protection. Nawa ay kami po magpatuloy sa inyong gawain. Mga bago pa dito, salamat po, Lord, at least I believe. Kung subukan nilang, mag-isika pa lang sila na intindihin din yung kalooban. Katulad ng ginawa niya sa akin, Panginoon, maraming taon. Nawa ay, again, ako po ay di manatiling tamad or something or unbelieving. Yung mga bagay ito ay pwedeng ma-accomplish. Salamat po, Lord, again, kayo mag-ingat sa bawat isa. Another week na I pray na puno ng kapala at productive kami, Lord. Magtitiwala sa inyo at gawin namin yung mga kaya namin gawin, Panginoon. Mula ko po, Lord, kaya malulati in Jesus' name we pray. Amen. Amen.